bang. Benson himself creates some 20 seconds in a round. Is. Maligayang pagdating sa The Mission. Nalalapit nang matapos ang pagsubok ng mga mandirigma mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Mula sa 16 na atleta ay iilan na lang ang naiwan para sa ilan pang mga pagsubok ng One Warrior Series upang mapatunayan kung sino sa kanila ang karapat-dapat na makakuha ng spot sa One Championship at maging miyembro ng Team Lakay. Isa sa ating napipisil na may potential na makuha ang spot ay si Ariel Lampacon mula sa Benguet. Siya ay isang Muay Thai fighter at may mga karanasan na rin na makipaglaban sa ibang bansa sa larangan ng Muay Thai at madalas na laging panalo. Sinasabi ng kanyang mga kapwa-atleta sa One Warrior Series ay parang kasing lakas din siya ng mga lakay kung sumipa. Sa isang part ng serye ay hindi rin maikakaila na si Ariel ang isa sa mga nangingibabaw pagdating sa mga challenges, kaya't nang magkaroon ng pagkakataon na kailangang pumili ang Team Gravity ng kanilang magiging kasama mula sa Team Passion ay siya ang kinuha dahil alam nila na malaki ang maitutulong niya sa team. Si Ariel Lampacon ay nasa edad na 24, may MMA record na 4 na panalo kung saan lahat ito ay kanyang naipanalo sa pamamagitan ng technical knockout. Nagkaroon siya ng isang talo ngunit ito ay noong unang laban pa lang niya at bata pa siya sa panahong yun. Kung sakali mang siya ang manalo at mapabilang sa Team Lakay ay magiging mas magaling at mas lalakas pa siya. Kung hindi rin siya papalarin, sa palagay ko lang ay magiging miyembro pa rin siya ng Team Lakay dahil napansin ko na binibigyan ng pansin ng head coach na si Mark Sangyao ang mga may potential na atleta na makapag-training sa kanilang gym, tulad ni Ana Clayto Lauran na natanggal dahil hindi na siya maaaring makapagpatuloy dahil sa injury. Sa kabila nito ay inimbitahan siya ni Coach Mark Sangyao na mag-training sa kanilang gym. Hanggang dito muna tayo at kita-kita uli tayo sa susunod na upload.